kayo. Welcome sa online event ng Women's Heart Engaging Network, or WEN for short, na nagsimula dito sa Canada. Ako po si Maria Teresa Garcera, isang WEN volunteer dito sa Edmonton, at ako ang inyong MC sa araw na ito. Aminin natin, tayong mga kababaihan ay palaging busy. Whether sa pag-aaral, sa trabaho, sa business, or maaring sa ating mga pamilya at sa maraming ibang bagay. Pero sa kabila ng ating pagiging busy, ay gusto rin naman natin na magkaroon tayo ng panahon o ng oras para sa ating sarili at makipag-connect sa ibang mga tao or makapag-relax. Sa tulong ng WEN online event, gusto namin na makapaghatid sa inyo ng mga natatanging kwento ng buhay na pwede nating kapulutan ng aral, ng inspirasyon at encouragement para sa ating lahat. Bago ang lahat, gusto ko sanang i-introduce sa inyo ang iba't ibang features ng online event natin na pwede nating gamitin. Kung gusto niyo makipag-chat sa amin, meron hong at ang gamit niyo ay computer, ang chat portion ay makikita sa bandang kanan ng inyong screen. Kung ang gamit niyo naman ay smartphone, sa ilalim po ng video na to, pwede kayong mag-type ng inyong comment or pwede rin naman na ipakilala nyo ang inyong sarili. Sabihin sa amin ang inyong pangalan at kung saan kayo na nanonood sa mga oras na ito. Gusto nyo hong subukan natin? Let's do it. Let's try. Pwede hong i-type ko na, "Hi, I'm Tess from Edmonton." Come on, let's try it. Ipag-pray namin kayo, kung may prayer request kayo, meron hong request prayer button na pwede nyo i-click at isa ho sa aming mga prayer holes ang sasagot sa inyo sa isang private chat na hindi makikita ng ating ibang viewers. Sana magkaroon kami ng opportunity na maipag-pray kayo. Likas sa atin mga tao, o sa atin, especially sa ating mga Pilipino, na maging mabuti o mabait. Especially sa ating pamilya, sa kamag-anak, at sa ating mga kaibigan. Sa atin, may kasabihan na kung ano ang iyong itinanim, siya mong aanihin. What you sow is what you reap. At madalas, karamihan sa atin, naranasan natin ito. Pero gaano ba to katotoo sa buhay na ilalahad sa atin ng ating tagapagsalita sa araw na ito? Ang ating pong guest speaker ay panganay sa pitong magkakapatid. Mahilig siyang magbasa. At simula noong 1990 hanggang 2001, isa siyang active member ng First Filipino Alliance Church na ngayon ay kilala sa pangalang Central Edmonton Alliance Church. Isa rin ho siyang bahagi ng intercessory prayer ng CEAC sa
ngayong panahon dito sa Edmonton. At volunteer din ho siya ng WEN dito sa Edmonton, Alberta. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Miss Christina De Castro, or kilala sa pangalang Tina for short. Sasamahan din tayo ni Eva Bagasaw bilang interviewer. Halina at pakinggan natin ang kwento ng buhay ni Tina na pinamagatan na naming Kabutihan Mo, Kaligtasan Ko. Hello Tina, kumusta ka na? Mabuti naman, Eva. Maalala ko nga pala, nagkakilala tayo noong 1990 dito sa Edmonton. Pareho tayong excited at active na mag-volunteer sa church. Kung may pangangailangan, mag-join tayo sa pagkanta sa choir, pagturo sa mga bata, Bible study leader, at siyempre, paglilinis, pagbibisita, kasama na doon ang fun. Those were the good old days. Bago nga tayo magsimula, apat na highlights ang buhay ni Tina na ating matutunghayan. Nakatulong ito sa kung nasaan siya ngayon. Yung bang tinatawag na transformational experiences? To start with, Tina, balikan natin ang iyong kabataan. Anong setup sa inyong bahay at paano kayo pinalaki ng tatay at nanay? Bagong lahat, gusto kong magpasalamat sa WEN sa pagbibigay niyo ng pagkakataon sa akin na ma-share ko ang aking kwento sa iba. Muli ako si Christina De Castro, pinanganak noong 1956 sa Sampaloc, Manila, Philippines. Naninirahan ako ngayon dito sa Alberta, Canada. Panganay ako sa 7 magkakapatid, iba. Si nanay ay isang full-time housewife. Si tatay naman ay isang mechanical engineer na nagtatrabaho sa isang kumpanyang paggawa ng tela. Pinalaki kaming may takot sa Diyos. Tinuruan nila kaming magdasal at lagi nila kaming sinasamang makinig ng misa tuwing Linggo. At kahit sapat-sapat lang ang kinikita ng tatay, pinilit nila kaming magkakapatid na makapag-aral sa isang pribadong paaralan na pinangangasiwaan ng mga pari at madre. Kaya lumaki talaga kami na reliyoso. Masasabi kong isa kaming close-knit family. Lumaki kami magkakapatid na malapit at maaalala ni sa bawat isa dahil iyon ang nakita namin sa aming mga magulang. Napakagandang tingnan. Yan nga ang typical na family setup sa atin, ano? Ang tatay nagtatrabaho, ang nanay, siya naman ang in charge sa lahat ng gawain sa bahay, at ang mga anak, nag-aaral. Tahimik ang buhay at maganda ang inyong samahan. Pero, nagkaroon ka nga pala ng medical condition na nagpaiba ng takbo ng inyong buhay. Tawagin nating highlight number one ito. Maaari mo bang ikwento sa amin, Tina, kung ano ito? Noong ako ay 11 years old, nalaman namin na mayroon akong isang kondisyon na tinatawag na scoliosis. Mm-hmm. Ang scoliosis ay abnormal na pagtubo ng spinal column o yung gulugod. Na sa isang normal na tao, diretso ang pagtubo nito. Pero sa isang scoliotic na katulad ko, tumutubo ito ng pabaluktot, parang letter C. At kung hindi ito mabibigyan ng atensyon, mas lalala at magiging letter S. Pati na yung ibang organs, body organs ko, maapektuhan. Kaya nagdesisyon kami na sundin ang payo ng doktor na ipa-opera ako para mahinto yung paggrabe ng scoliosis ko. So taong 1969, nang ma-confine ako sa National Orthopedic Hospital or Philippine Orthopedic Hospital na yon. Pero dahil sa iba pang komplikasyon sa aking katawan na kinailangang may ayos muna bago ako dumaan sa maselang operasyon na yon, ang isa't kalahating taon na inaasahan namin na itatagal ko sa ospital ay nauwi sa 4 na taon. Ha? 4 na taon ka kamong na-confine? Oo, 4 na taon ako nakulong sa isang room ng female ward ng NOH,
Ito ay mula 1969 hanggang 1973. So, ano ang na-feel mo noong na-confine ka? Nahiwalay ka sa pamilya? Ano ang mga ginawa mo doon sa orto? Well, una syempre malungkot dahil noon lang ako nawalay sa pamilya ko ng ganung katagal. Lalo na noong mga unang buwan, madalas umiiyak ako. Gustong-gusto ko na umuwi ng bahay. Mabuti na lang at marami akong kapwa scoliosis na mga pasyente rin doon. Mahigit 10 yata kami, no? Sa dalawang kwarto. Kami-kami na lang nagpapasaya sa bawat isa. Pero, alam mo Eva, naging makahulugan ng 4 na taon na yun sa akin. Dahil napatunayan ko kung gaano ako kamahal ng tatay at nanay. Yung iba kong kasamang pasyente, buwanan kong bisitahin ng mga magulang o kamag-anak. Samantala ang nanay at tatay, kahit anong pagod nila sa trabaho at ibang gawain sa bahay, hindi nila kinaligtaan na hindi ako bisitahin minsan sa isang linggo para dala ng pagkain, malinis na damit. Kaya naman pinangako sarili ko sa pagtanda nila, ako naman na mag-aalaga sa kanila hanggat kailangan nila ng kasama. Ang kabutihan ng iyong mga magulang at mga kapatid ang iyong naranasan sa iyong kabataan. Sa kabila ng kanilang kabisihan, regular kanilang nadalaw sa loob ng 4 na taon. Kaya naman, nangako ka sa sarili mo na balang araw, ikaw naman ang mag-aalaga sa kanila. Oo, Eva. Tama ka. At nakaligtas ka sa severe effects ng scoliosis dahil naipagamot ka kaagad ng tatay at nanay. Di man ito tuluyang gumaling, at least napigilan ang paglala nito. Saka siyempre, Tina, after high school, nag-college ka, ano naman ang naging kaganapan after ng mga ito? So, isang taon matapos akong mag-graduate sa Central Escolar University ng Bachelor of Science in Medical Technology, natanggap ako bilang isang medtech sa Philippine General Hospital or PGH. Masasabi kong masaya at puno ng magagandang alaala mga taon ko bilang empleyado ng PGH. Marami akong nakilalang tao at mababait na katrabaho. Isa rito na worth mentioning ay si Mirna, isa ring single lady ng mga panahon na yon, taong 1980. Pero take note, hanggang ngayon naman, pareho pa rin kaming single since birth. Sige, pakiregister na rin akong pinakabagong member ng Single Since Birth, SSB Club ninyo, okay? O naman, open na open ang club na ito for you. So, tuloy ko lang ha. Dahil okay, ang PGH ay isang training hospital ng UP Diliman sa mga estudyanteng kumukuha ng medisina. Sa department namin, marami akong nakilalang medical interns at medical residents. Isa sa mga ito ay si Rodrigo Chan, full-blooded Chinese, mayaman, pero napakabait at very humble na tao. At saka naging kaibigan ko rin ang dalawa pang interns na sina Lemuel at Elfie. Okay, ang sabi mo, naging kaibigan mo ang isang nice lady na si Mirna. Pwede mo bang ikwento rin sa amin kung paano ka naging close sa kanya? Well, mabait na tao itong si Mirna. Madaling kaibiganin at nakagana ng loob ko agad. Pero nung bago pa lang kaming magkakilala, may napansin na akong kakaiba sa kanya, lalo na sa kanyang pananalita. Mukhang bibig niya kasi, praise the Lord, thank you Lord, praise God. Hindi ako sanay na marinig yung mga ganong kasabihan o pananalita, lalo na at alam ko, ang mga nagsasabi nito ay yung mga tinatawag na born again Christians. Madalas, lingid sa kaalaman ni Mearns, tinutuya ko ang kanyang kakaibang paniniwala. Kapag dumarating na siya, bubulungan ko yung mga ibang tao sa paligid ko. Hoy, tahimik na kayo. Ayan na si Praise the Lord. Minsan, lumapit sa akin si Mims at may gusto raw siyang sabihin. Kinutuban na ako pero bilang respeto sa aming pagiging magkaibigan, hinayaan ko siyang magsalita.
Naglabas siya ng isang kulay dilaw na libreta at binasahan ako ng mga nakasulat doon na puro daw galing sa Biblia. Wala akong alam nun sa Biblia, kaya boring sa akin mga sinasabi niya. Nung matapos na siya, nagtanong siya kung ano raw masasabi ko. Well, as usual, umiral na naman ang katarayan ko, kaya isang tanong din ang pinukul ko sa kanya. Tinanong ko, bakit ba kung magsalita kayong mga born again? Parang kayo na lang ang ligtas sa mundo at lahat sa impyerno ang punta. Ikaw talaga ha, ang taray mo pala noon. So, ano ang naging reaction ni Myrna na hindi magandang pag-uugali mo sa kanya? Tapos, ano naman ang pakiramdam mo habang ginagawa mo yon? Kahit anong gawin kong pag-alipusta kay Myrns, tahimik lang siya. Pagkatapos ng pag-uusap namin iyon, hindi na niya ako ginambala ulit. Feeling ko, natauhan at natameme siya sa katarayan ko. Napakabait nga palang tao nitong Myrnang ito at kahit anong insulto mo, pagtatawa at paglilibak sa kanya, di siya umiimit at nanatili ang inyong pagkakaibigan. Ngayon, mapunta naman tayo sa highlight number 2 ng buhay ni Tina. Meron panibagong hamon sa kanya at sa kanilang pamilya. Tina, maaari mo bang ikwento sa amin ito? Early 1983, napag-alaman naming pamilya na may brain tumor ang nanay. At ito ay nasa late stage na. Kailangang maoperahan agad-agad, kung hindi ay ikamamatay niya, kung hindi matatanggal. Labagman sa kalooban naming lahat, pumayag kaming maoperahan ng nanay. Isa pa, sinabihan naman kami ng mga doktor na meron siyang 80% survival rate at kakayanin niya ang operasyon. Kaya na-convince kami na mag-re-recover fully ang nanay pagkatapos matanggal ang tumor. Tumagal ang operasyon ng nanay ng mga 5 oras. Mukha namang okay ang lahat. Pero makalipas ang mga ilang minuto, habang binabantayan ko siya sa recovery room, nakita kong nababasa ng dugo yung telang gasa na nakabalot sa ulo niya. No? At nang makita ito ng mga doktor, hindi na nila pinatagal pa at dali-dali siyang pinasok ulit sa operating room para buksan uli yung ulo niya. Dahil hindi mapigilan yung pagdurugo ng sugat, nagkaroon siya ng uncontrolled massive internal bleeding sa ulo. Napigilan naman uli ang pagdurugo, pero kahit sa recovery room, comatose ang nanay. Maya't maya ay kinakailangang palitan yung balot sa ulo dahil patuloy pa rin yung bleeding. Hindi siya nagmulat ng mata. Hindi namin siya nakausap mula nang siya ay operahan. Nakoma kasi siya. Makalipas ang 3 araw, pumanaw ang nanay. Lubusan na siyang nawala sa piling namin. Simula ng araw ng pagkamatay niya, ganap na nabalot ng lungkot ang tahanan namin. Nakakalungkot na talaga ang nangyari kay nanay at sa inyong lahat. O iba, ito ang unang trahedya sa aming pamilya. Ito rin ang dahilan kung bakit unti-unting nagbago ang pananaw ko sa buhay. Bilang panganay, napakabigat dalhin ang responsibilidad na pakiramdam ko ay iniwan ng nanay sa amin, lalong-lalo na sa akin. Wala akong alam trabaho ng bahay, hindi ako marunong magluto, mag-asikaso sa mga kapatid ko na nag-aaral pa. O bigyang atensyon si tatay na lubang nangungulila rin. Kaya tuloy-tuloy ako noon. Pero di ko pinakita sa kanilang sobrang lungkot at bigat ng kalooban ko. Kaya nagpilit akong maging matatag sa harapan nila. Tuloy lang ang buhay, ka nga. Dahil dito rin, nagkaroon ako ng hindi magandang pananaw sa Diyos. Sinisi ko siya sa nangyari kay nanay at sa mga nangyayari sa aming pamilya. Walang kasagutan ang mga tanong ko sa kanya. Kaya unti-unti, lumayo ang loob ko sa Diyos. At nauwi ito sa galit. Matinding galit na nagpabago ng mga kilos at pag-ugali ko. Naging mainitin ang ulo ko sa trabaho. Madalas nasisigawan ko ang mga pasyente at mas gusto ko lagi akong nag-iisa
at umiiwas sa mga kwentuhan. So, naging miserable ang buhay mo, naging bitter ka, at naging mega. At kinestyonan mo pa ang Diyos sa mga lahat ng nangyari. Nag-iba rin ang pakikitungo mo sa mga tao sa work at mga pasyente. Paano ka nakaligtas sa sitwasyon na ito? Balikan natin si Rodja na binanggit ko kanina. Minsan, kinausap niya ako ng sarilinan. Habang kinakausap niya ako, mayroon siyang sinulat at tinodrawing. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng drawing niya kasi hindi ko naman pinapakinggan maigi yung sinasabi niya habang nando-drawing. Tapos, sabi niya, magdasal daw kami. At suko ko sa Diyos ang lungkot para magkaroon ako ng peace of mind. Alam niya kasing kamamatay lang ng nanay at nakita niya ang pinagbago ko mula ng mga mangyari yon. Sabi pa niya, isuko ko daw sa Diyos ang lahat at tapos ay nagdasal siya. Nakinig naman ako. Nang umalis na siya, umalis din sa isipan ko ang mga sinabi niya. So balik na naman ang depression ko. Pero nung gabing yon, gaya ng mga gabing nagdaan mula nang mamatay ang nanay, puno na naman ako ng lungkot. Nagsiself-pity na naman ako. Naalala ko na naman si tatay, mga kapatid ko. At naramdaman ko na naman ang galit sa Diyos. Hindi na naman ako makatulog ng maayos tulad ng mga nagdaang gabi. Yung gabi rin yon, biglang pumasok sa isipan ko mga sinabi ni Rod. Sa dami ng mga sinabi niya, itong mga katagang ito ang tanging naalala ko. For God so loved the world. Ilang salita lang, pero sapat na para mabuksan ang isipan ko. Na-realize ko kasi yung mga sandaling yun na kung mahal ko ang nanay, mas higit ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Dahil kung nabuhay man siya, pagkatapos ng trauma na inabot niya sa dalawang magkasunod na operasyon sa ulo niya at matagal na pagkakakomatose, wala na rin siya magagawa on her own dahil magiging alagain na siya habang buhay. At lahat kami, hindi lamang siya ang maghihirap. Doon ko na-realize ang laki ng pagkakamali ko. Ang sisihin at magalit sa Diyos sa nangyari. All the while, pinahintulot niya ito dahil mahal niya ang nanay. Mm-hmm. Mahal niya kaming lahat. At tinapos na niya ang paghihirap naming lahat. Lalong-lalo na ng nanay. Bigla pumasok na naman sa alaala ko, naalala ko rin yung prayer ni Rod. Mm-hmm. At ito ang naging gabay ko sa paghingi ko ng tawad sa Diyos. Tumawag ako sa kay Jesus na patawarin ako sa mga kasalanan ko at bigyan ako ng peace of mind. Mm-hmm. Hiniling kong gawin niya ako, anong kanyang kalooban sa buhay ko. Mm-hmm. Yun ang unang gabi, mula nang mamatay ang nanay na nakatulog ako ng mahimbing. At sa mga sumunod pang mga araw, unti-unti, nawala ang bitterness ko, yung galit ko sa Diyos. Pagiging miserable ko. So, ito ang naging turning point ng buhay mo. Nakita mo at nadama ang kabutihan ng Diyos at nakilala mo ng personal ang Panginoong Jesus. Gaya ng sabi mo, naramdaman mo ang complete peace ng gabing iyon. Nagsimula ang iyong spiritual journey at ipinaubaya mo ang lahat sa Jesus. Siyempre, hindi ito biglaan. Ano naman ang naging ganap nang muli kayong nagkita uli ni Myrna? Unti-unti, napansin ng mga katrabaho ko ang pagbabago at pagbabalik uli ng dati kong pag-uugali. Mm-hmm. Lalo na si Myrns. At unti-unti rin, nahikayat na niya akong magbasa at mag-aral ng Bible. Kaya na mag-offer si na Lemuel at Elfie na mag-lead ng Bible study sa amin. Hindi ako nag-atubili at kasama ni na Myrns at ni Milet, na isa ko rin katrabaho sa lab, nag-aral kami ng Bible. Sila ang kasama ko sa paglago sa kalamang ko sa salita ng Diyos at lumalim pa ang personal na relasyon ko kay Jesus. Balikan natin si Myrns. Nang makita na niya na nag-iba na rin ang pananaw ko sa buhay mula sa tinuturo sa Bible, ina-expect ko na ako naman ang tutuyain niya at sasabing, I told you,
Ayaw mo pa kasing makinig sa akin noon. Pero wala akong narinig kahit anong pasaring mula sa kanya. Instead, hindi ko malilimutan yung sinabi niya sa akin. Mm-hmm. Sabi niya, Tina, kung alam mo lang, iniluhod kita sa Panginoon. Hindi ako nagsawang ipanalangin ka na matagpuan mo rin siya sa buhay mo. Mm-hmm. Hanggang ngayon, ito lang masasabi ko sa pagsisimula ng aking spiritual journey na yon. Itinanim ni Merns ang binhi ng magandang balita mula sa salita ng Diyos. Diniligan ito ni Roth. Mm-hmm. At sina Lemuel at Elfie naman ang nag-alaga o nag-fertilize ng biningi iyon. Sila ang maginamit ng Panginoon upang makilala ko siya ng lubusan. So, at this point, naging maayos ili ang iyong pananaw sa buhay. Bumalik din ang dati mong sigla sa trabaho at naging maayos uli ang pakikitungo mo sa mga tao sa paligid. At siyempre, nagkaroon ka rin ng local church at mga kaibigan na nakatulong sa iyong paglago. Later on, umalis ka ng Pilipinas at nagpunta ka ulit dito sa Canada. Pwede mo mang ikwento kung paano ka nakapunta dito? May younger brother ang tatay, mas bata sa kanya, na nooy ay isa ng Canadian citizen, ang Tunardo ko. Mm-hmm. Inisponsor niya kami ng isa ko pang kapatid. Kaya isang malaking blessing na makarating ako dito sa Canada noong 1989. Ang una kong naging trabaho ay isang food crew sa Arby's Edmonton Center. Tapos mm-hmm. ay natanggap ako bilang isang laboratory assistant sa Baker Clinic Lab. At 1995 naman, nang matanggap ako ng University of Alberta Hospitals, Department of Laboratories, bilang isang lab assistant din. So Tina, nag-work ka dito sa University of Alberta Hospital noong 1995. Pero nabalitaan ko na lang na nag-resign ka at bumalik uli sa Pilipinas. Ngayon, dito natin matutunghayan ang pangatlong highlight ng buhay ni Tina. Ano ang dahilan kung bakit ka bumalik ulit? Hindi ko nga pala nabanggit kanina na kapag asawang muli si tatay, ikinasal sila ng stepmom ko, si Tita Oring, noong 1986. Pero 2001, namatay ang Tita Oring, kaya naiwang nag-iisa na ang tatay sa bahay. Mm-hmm. Dahil nasa abroad na rin kaming lahat ng iba ko pang mga kapatid. Walang alam si tatay sa mga gawaing bahay. Ayaw naman namin magkakapatid na ipaubaya sa ibang tao yung pag-aalaga sa kanya. Mm-hmm. Noong time na yun kasi, marami na rin siyang dinaramdam sa katawan. Kailangan na niya ng may kasama sa bahay. So, 2002, nagdesisyon akong bumalik ng Pilipinas para samahan at alagaan si tatay. Mm-hmm. Umayag naman yung mga kapatid ko at nangako silang tutulungan nila kami ng tatay financially. Hindi ko nakalimutan yung pangako ko sa sarili ko noon na hanggat kakailanganin ako ng nanay at tatay, naroon ako kasama nila. Hindi ko na ibigay ang pag-aalaga ngayon kay nanay dahil maaga siyang nawala. Kaya kay tatay ako babawi. So magaan sa loob ko ang desisyon na iwanan ko temporarily ang aking buhay sa Canada. Alam ko nakakayanin ko. Pero naging masalimuot o complicated ang mga pangyayari. Hindi lang kasi samahan, para samahan ng tatay, yung dahilan ng pagbabalik ko sa Pilipinas. Kasi naman, nagkaroon ng bagong love interest ang tatay. Nabalitaan namin na may kinahuhumalingan siyang ibabae. At hindi namin matanggap na nang kami magkakapatid, yung agwat nila ng babaeng ito. Parang yung tinatawag na May-December love affair. Mm-hmm. Kaya lalo pang tumindi ang desisyon kong makabalik ng Pilipinas para paghiwalayin silang dalawa. Dahil sa mga nababalitaan namin, syempre, tagaala kami na masama ang pakay niya kay tatay at lulukohin lamang niya mm-hmm. si tatay. So, meron palang bagong napusuan si tatay pero hindi ninyo nagustuhan.
Paano na ang mga naging sitwasyon ninyo doon? Okay. Papangalanan ko na siya. Pangalan niya ay Carolina, or Carol for short. Dahil sa sobrang galit ko sa nangyayari, naging masama ang pagtrato ko kay Carol sa simula't simula. Usong-uso mga video sessions noon sa paligid. Kaya sa tuwing naririnig ko yung kantang, "Oh, Carol," humiinit talaga ang dugo ko sa inis. Hindi pwedeng makapasok ng bahay si Carol kapag nandun ako. Ilang beses ko rin siyang pinagbagsakan ng telepono kapag tumatawag siya. Ang isa pang katangian niya na lalo kong ikinaiinis, kasarapan niya magluto. Madalas magpapadala ng favorite food ng tatay sa bahay. Mm-hmm. Siyempre, si tatay naman, babaliwalain yung niluto kong ulam. Ang sakit sa loob nito. Kahit aminado kung hindi ako magluto. Kaya lalo lang tumindi ang galit ko kay Carol. Kapag inaalok pa ako ng tatay ng luto niya, talagang hindi ko tinatanggap at magko-comment pa ako na baka may laso niyan, gusto akong lasunin. Sobrang pot ang nadarama ko kay sa babaeng ito at alam kong masamang-masama ang loob ng tatay sa akin. Pero ang mas masakit, mas nakakabigat ng kalooban, alam ko hindi tamang ginagawa ko. Sa mga panahon iyon, isa na akong masasabing matagal na tagasunod ni Kristo. Isa akong mabuting Kristiyano. Pero hindi ito nakikita sa buhay ko noon. Tuwing Linggo, dumadalo ko sa mga gawain sa local church namin, nagbabasa, nagtuturo ng mga aral mula sa Bible, namumuno pa ng prayer meetings, mga Bible studies, pero pag-uwi ng bahay, pinaiiral ko na naman yung masamang ugali at patuloy na nagkakasala ako dahil sa hindi magandang trato ko kay Carol. Mm-hmm. Pati na rin sa tatay, wala akong galang na sa kanya. Naging miserable na naman ang buhay ko. Hindi ganito ang inaasahan kong samahan namin ng tatay. Gusto ko lang ay ma-appreciate niya ang ginagawa namin magkakapatid sa sakripisyo namin sa kanya. Hindi mo natanggap na merong bagong kasama si tatay at talagang malaki nga ang iyong galit sa kanya. Dahil dito, nagkaroon ka ng tinatawag na dual personality life. Super bait ka pag nasa simbahan ka at kung nasa bahay naman, masama ang pakikitungo mo kay tatay at Carol. Di ka ba nakonsensyahan sa mga ginagawa mo ito? Saka paano ka nakaalis sa ganitong sitwasyon, Tina? Nakokonsensya ba ka mo? Super. Sobrang bigat sa kalooban ko ang mga nangyayari noon. Puno ako ng galit, ng guilt, ng lukot dahil hindi kami nagkakasundo ng tatay. Higit sa lahat, yun na nga, alam kong malaking kasalanan ko sa Diyos dahil sa masamang pag-ugali at pakikutungo ko sa kanilang dalawa. At inaasahan ko na may masamang kahihitnan at ang masamang ginagawa kong ito, yung masamang asal na ito. Hindi naglaon, nagkaroon ako na isang matinding autoimmune skin disease. Isang kondisyon na ang katawan ko mismo ay may nililikhang bagay na inaatake ang sarili kong balat. Nagkakaroon ako ng mga bukol na nagkakalaman ng tubig na sobrang kati. At kapag kinamot ko ay natutuklap, kaya sobrang hapdi naman. Mula ulo hanggang talampakan. Dahil dito ay kailangan ko uminom ng gamot na may steroids. Eh hindi naging maingat yung doktor na nabigyan ako ng maling dosage ng steroid na overdose ako. Sinugod ako sa emergency at dali-dali akong pinasok ng ICU dahil delikadong lagay ng puso ko noon. Na mga sandaling iyon, habang nagkakagulo mga nurses at doktor sa paligid ko, ang isip ko na kay tatay, nag-aalala ako, sino ang mag-aasikaso sa kanya habang nasa ospital ako. Si tatay naman, sobrang alala rin sa akin. At kahit na may sakit at hindi na ganun kasigla yung katawan niya, araw-araw niya akong dinadalaw sa ICU. Sino sa palagay mo ang kasama niya tuwing dumadalaw sa akin? Eh di ang kanyang labs na si Carol.
Naiyak na lamang ako sa tuwing makikita ko silang dumadalaw. Apat na araw din ako noon sa ICU at araw-araw nila akong binibisita hanggang sa mailipat na ako ng regular room. Umiyak ako noon pero hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya. Doon ko naramdaman ang paghipo na naman ng Panginoon sa akin. Pinakita niya na kahit mawala ako, hindi niya pababayaan ang tatay. Merong magandang dahilan kaya ipinadala niya si tatay, si Carol, sa buhay niya. Mm-hmm. At na-realize ko rin na habang tumatanda, tumihina na ang tatay, mas kailangan niya ng kakaibang kaligayahan sa buhay upang mag-inspire sa kanya na mabuhay pa ng matagal. Mm-hmm. Kaligayahan, pagmamahal na hindi namin kayang ibigay ng mga kapatid ko, maliban ang katulad ni Carol. Kaya humingi ako ng tawad sa Diyos dahil sa laki ng kasalanan kong ito. So, na-realize mo ang malaking pagkakamaling na gawa mo kay Carol at kay tatay. Ano naman ang ginawa mo, Tina, para maituwid mo ito? Nung makabalik ako ng bahay mula ospital at habang nagpapagaling, araw-araw naroon si Carol para samahan kami ng tatay. Kahit pa may kasambahay kami, siya ang nagluluto. At sinisigurado niyang maayos na kami ng tatay bago siya alis ng bahay. Mm-hmm. So minsan, nagkasama kaming tatlo sa pagkainan. Doon naging malakas yung udyok ng Panginoon sa akin na gawin ang isa pang dapat kong gawin. Humingi ng tawad kay tatay at Carol. Mm-hmm. Mahirap, wala akong lakas ng loob na gawin ito. Mahirap lunukin ang pride ko. Nagdasal ako ng sa tulong naman ng Holy Spirit. Naglakas ako ng loob. Humingi ako ng tawad sa kanilang dalawa ng harapan. At narinig ko ang sarili ko na nagsasabi ng ganito, "Tay, Carol, sorry sa mga nagawa ko hindi tama sa inyo. Patawarin ninyo ako." Noong oras na yon, umaliwalas ang mukha ni Carol. Si tatay naman, dali-daling pumasok sa room niya. Mga ilang minuto pa, lumabas siya muli at nakita kong namumugto yung mga mata niya. Mm-hmm. Alam kong umiyak si tatay. At alam ko rin nagpasalamat siya sa Diyos dahil ito ang matagal na niyang minimiti. Ang matanggap, makasundo ko si Carol. Nang bumalik ang lakas ng loob ko rin at bumalik yung lakas ko, nakapagsimba na ako sa church. Mm-hmm. Isa pang bagay, humingi rin ako ng tawad sa aking Sowers family, yung Bible study group ko sa church, dahil sa kasalanan ko sa kanila. Mm-hmm. All the while kasi, kilala nila ako, isang matuwid, mabait na Kristiyano, pero feeling ko, sa harapan nila, isa akong sinungaling, ipokrito, dahil sa masama akong pag-ugali kay tatay at Carol. At inilihim ko to sa kanila. Dahil magkakapatid kami kay Kristo, pagtitinginan namin sa isa't isa, pinatawad at tinanggap nila ako bilang ako. Hindi ko matatawaran ang pagmamahal at malalim na pakikitungo ng church family kong ito. Ginamit rin sila ng Panginoon pang lalo akong palakasin at palaguin sa aking pananampalataya. So hindi nagtagal, gumaling ang sakit ko sa balat. Sabi ng doktor, hindi na ito mawawala. Magpapabalik-balik ito. Pero simula noong 2010 na mangyari ito, hanggang ngayon, hindi na bumalik ang sakit na ito. Praise God. Wow. Mula din noon, unti-unti nang naging maganda ang sama naming tatlo. Ako, si tatay at si Carol. Bumalik ang dating ligaya sa mukha ng tatay. Dahil sa kabutihan ng Diyos, ng Panginoon, naging mas matatag at malawak ang pagkilala ko at pagsunod ko sa Kanya na siya namang nagligtas sa akin sa isang buhay na balot ng kasinungalingan. Nakaka-inspire ang mga pangyayari. Nakita mo ang kabutihan ni Carol sa iyong tatay. Muli mo rin naramdaman ang kabutihan ng Diyos. Hindi niya hinayaan na mananatili ang galit mo sa iyong puso. Instead, binago ka pa niya. Muli kang pinatawad uli ng Panginoon at na-restore ang inyong relationship pa. Ngayon,
Punta naman tayo sa highlight number 4 ng buhay ni Tina. Pagkatapos ng matagal mong pagstay sa Philippines, nag-decide ka uli na bumalik dito sa Canada. Pwede po mang ikwento mo rin sa amin ngayon ang mga sumunod na nangyari? Bago yan, ay nais ko lang warning nga ng mga nanonood na may makikita silang hindi ka nais-nais na mga pictures na maaring masama sa inyong panlasa. Mm-hmm. Ipagpaumanhin niyo po ito sana. Nag-celebrate ng 92nd birthday ang tatay noong March 25, 2017. Masaya-masaya siya noong araw na yon kasi nakauwi ng Pilipinas sa mga kapatid ko. Nang mga time na yon, bedridden na ang tatay. Nanghina na siya ng gusto dahil sa komplikasyon ng sakit niyang diabetes at gawa na rin ang edad niya. At nang sumunod na buwan, ng taon ding yon, iniwanan na rin kami ng tatay. Kaya nagdesisyon kami ng mga kapatid ko na ibenta na mga ari-arian namin sa Pilipinas nang pumanaw siya. Kaya mahirap man para sa akin ang lisaning muli ang Pilipinas, alam kong oras na para bumalik ako ng Canada dahil tapos na ang mission ko sa Pilipinas. Wala nang tatay. Kaya 2019, naging full-time resident uli ako ng Canada. 17 years, 17 taon akong nawala sa Canada. Kaya naman nang bumalik ako uli, parang bagong salta ulit ako dahil ang dami kong nakitang pagbabago sa paligid. Pero puno ako ng excitement na muling maranasan ang buhay ng isang Canadian citizen. Kailangan lang i-familiarize at mag-adjust na naman ako sa paligid, lalong-lalo na ang klima. Dahil gusto kong malibang, nag-apply ako sa isang missions organization na tumutulong sa mga bagong immigrants na mag-adjust sa Canadian culture. Natanggap naman ako bilang isang volunteer na magbabantay sa mga bata ng mga magulang na tinuturuan ng English language. So nung ready na ang mga personal documents na kailangan ng agency, bumalik ako sa lugar na yon para isubmit yung mga papeles na yan. Habang naglalakad ako ng tumatawid ng daan, may hindi inaasahang nangyari sa akin. Hindi ko matandaan kung ano. Nagising na lang ako sa ICU ng isang ospital. Ha? Anong nangyari? Nang mahimasmasan ako, napag-alaman kong naging biktima pala ako ng isang violent, random physical assault. Ano man ang pilit ko, hanggang sa mga araw na ito, wala talaga akong matandaan sa nangyari. Maliban lang sa pagbaba ko ng bus at tumatawid ako ng daan, iyon na. Sa kabutihang palad, may CCTV sa lugar na iyon. At ayon sa pag-iimbestiga ng mga pulis, napag-alaman ko kung ang mga detalye ng pangyayari. Lumabas na habang tumatawid ako ng daan, katanghali ang tapat ito ha, may kasalubong akong lalaki. Nilagpasan niya ako pero ilang sandali pa, binalikan niya ako at malakas na suntok ako sa ulo habang nakatalikod ako. Bumagsak ako sa kalsada na wala nang malay, marahil sa lakas ng pagkakasuntok sa akin. Pero hindi na kontento. Habang bagsak na nga ako, wala nang malay, bigla pa akong tinadyakan, binagsak ng malakas yung paa niya sa mukha ko. Siyempre, may suot tong sapatos. Doon na marahil nagsimulang lumabas ang dugo mula ilong at tenga ko. At ayon sa medical report, nang dumating ang ambulance, maraming dugo na ang nawala sa akin. Nakita sa x-ray na nagkaroon ako ng fracture dito sa right side ng ulo ko at sa nasal bones ko. Grabe naman pala talaga. Hay nako, heto pa. Tulad ng kasabihang, when it rains, it pours. Habang nasa ICU ako, maling dose naman ng sodium supplement ang naihalo sa IV fluid ko na naging dahilan ng pagkasunog ng balat sa kamay ko. Mabuti na lamang at
nakita agad ito at naagapan, kundi maaring ikinamatay ko ito. Mm-hmm. Pero dahil sa sugat sa kamay na yun, nagkaroon naman ako ng blood infection na umabot sa puso ko. Kaya malakas na dose ng antibiotic med naman ang kinailangan upang magamot ito. Dahil sa tagal ko rin pagkakahiga, nagkaroon naman ako ng deep vein thrombosis o blood clot sa binti ko. At kinakailangan mag-take ako ng blood thinner 3 buwan. Na-discharge ako na naka-dextrose pa. At ilang buwan pa bago na kompleto ang treatment ng infection at saka ng blood clot sa katawan ko. Laking pasasalamat ko at nasa paligid ko mga kapatid ko na walang sawa at pagod na inalagaan at sinuportahan ako ng mga panahong kailangan ko sila. Sa kabila ng lahat ng matinding pagsubok na ito, hindi ako bumitaw sa pananampalataya ko na hindi ako pababayaan ng Panginoon. Lalo pa't alam kong maraming nananalangin para sa akin. Naalala ko nga nung nasa ICU pa ako, hindi ko pa lubusang naididilat yung mga mata ko dahil namamagaan ng ingitim. Tinawag ko, kinausap ko yung nurse na assigned sa akin. Nakiusap ako sa kanya na basahin niya ang Psalm 34. Mm-hmm. Malapit sa puso ko ang salmo na ito. Nagbibigay ito ng mga ng pag-asa, puno ng magagandang pangako ng kaligtasan mula sa Panginoon. Dahil sa kabutihan at dakilang pag-ibig ng Diyos, nakaligtas ako sa matinding kapamakang ito at nakarecover ako. Nasa harapan ninyo ako ngayon. Praise God. Last year, nakapag-celebrate pa ako ng 65th birthday kasama ang mga maraming mahal sa buhay, kaibigan sa paligid ko. Grabe naman talaga, Tina, ang mga nangyari sa iyo nung bumalik ka dito sa Canada. Na nakakalungkot, pero ito lang ang bagay na totoo. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng lahat ng mga ito. Siya rin ang nagligtas ng mga ito. Thank you so much sa pag-open up mo at ang oras na inilaan mo sa Juan. Bilang pagwawakas, meron ka bang mensahe para sa ating mga viewers, Tina? Muli, Eva, ang aking pasasalamat rin sa mga bumubuo ng WEM, gawain ng WEM at sa lahat ng mga nakikinig, nanonood ngayon online. Pakiusap ko lang po, huwag muna kayong mag-offline na pagkatapos ng huli kong mensahe. Mas mahalaga po yung marinig ninyo mula kay Tess, yung ating MC, pagkatapos kong magsalita. Maring hindi lahat ng mga naisin o mga plano natin sa buhay ay natutupad. Maring ang iba sa inyo ay nagdadalamhati sa pagpano ng isang mahal sa buhay o kaya na may nakakarandom kayo ng galit or bitterness na sumisira ng relasyon sa pamilya, sa magkakaibigan o kaya na may meron kayong isang karamdaman na wala nang lunas. At yung mga nangyayari sa paligid natin ngayon, kakatakot, puno tayo ng takot, puno ng pag-aalinlangan. Huwag nating kalilimutan, may Diyos tayong makapangyarihan na makapagbibigay sa atin ng kapayapaan at kaloob solusyon na ating mga problema. He cares. God cares for each one of us. Ang tanging hiling niya lang, lumapit tayo sa Kanya, pagtiwalaan natin siya, at kilalanin pa natin siya ng lubusan sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus at sa pagbabasa ng mga salita niya, ang Bible. Iniiwan ko sa inyo ang isang talata mula sa Psalm 34 at ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga nananalig sa Kanya.
Tunay na ang kabutihan ng Diyos ang naging kaligtasan ko sa mga unos o trahedya na dumaan sa aking buhay. I hope and pray ito rin ang maranasan ng bawat isa sa inyo. God bless us all. Napakaraming iba't ibang pangyayari sa ating buhay na mahirap minsan maunawaan. Nagiging dahilan na ang iba sa atin nagiging masungit, nega, bitter, nawawala ng pag-asa, or sumusuko sa mga problema ng buhay. Ngunit meron tayong ibang choice. Pwede tayong lumapit sa Panginoon. Siya ang nakakaalam ng lahat at may control sa ating buong buhay. Ang Diyos ay mabuti at tapat. At labis niya tayong mahal. Sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng panahon, hindi nagbabago ang ating Panginoon. Di man natin makita agad ang kadahilanan sa lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, dapat nating tandaan na ang ating Panginoon ay nandyan lang. Hindi niya tayo papabayaan, hindi niya tayo iiwanan. Nandyan siya nag-iintay, kumakatok sa pintuan ng ating puso. Hinaantay niya tayo na pagbuksan siya upang makapasok siya sa ating mga buhay. Sa panahon na gusto natin na makamtan yung mga pangako ng Panginoon, nais nyo ba na papasukin ang Panginoon sa inyong buhay? Papasukin siya sa inyong puso sa mga oras na ito? Kung oo ang sagot nyo, gusto kong anyayahan kayo sa isang maikling panalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, kailangan kita sa aking buhay. Hinihingi ko na patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at linisin mo ako sa lahat ng aking mga karumihan. Gusto kong pumasok ka sa aking puso at maging Panginoon ko at tagapagligtas. Sa mga oras na ito, simula sa araw na ito, tulungan mo ako, Panginoon, na mabuhay ng ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking panalangin. Amen. Kung ito po ang iyong naging panalangin or sumunod ka sa panalangin na ito, pakiclick po ang raise hand button na makikita sa inyong screen. Ang kabutihan ng Diyos ay ating kaligtasan. Dakila ang kanyang pag-ibig. Gusto niya na lahat tayo ay sa kanya manalig at upang magkaroon tayo ng masagana, mabuti at payapang buhay. Gusto naming marinig yung feedback nyo. So sa chat area, makikita ang comment card button. I-click nyo lamang po yun at lalabas ang comment card form. I-type ang inyong pangalan at iba pang information. I-click ang appropriate box and write ang anumang isulat nyo, anuman ang comment ninyo at mga questions. Mahalaga sa amin na malaman ang inyong feedback. Kung gusto nyo naman ho na lalo pang lumago sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus, inaanyayahan po namin na umattend kayo ng discovery group. Sa comment card,
i-check ang box na gusto nyo nung sumali sa discovery group. Ang discovery group ay isang maikling pag-aaral online upang lumago tayo sa ating pagkakilala sa ating Panginoon. Kung nais nyo pong malaman naman ang iba pang information at details tungkol sa Women's Heart Engaging Network or WEN, you can click on the web www.wennetwork.ca. Makikita nyo rin po kami sa Facebook, Instagram at YouTube. Maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa amin sa araw na ito, sa pakikinig, at hanggang sa muli, purihin ang Panginoon. God bless us all. Thank you.
Thank you.